Welcome back, mga Kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Inimbitahan po pala si Ogie Diaz mismo ni Alden Richard sa Conchas sa Tagaytay, mga Kaldab. Patunay lang po yan, mga Kaldab, na talaga naman pong napakasarap. Pasensya na po kayo kung ito lagi ina-update natin. Pambasag po ito sa mga kumakalat at ipapakalat pa po ni Christopher Min, mga Kaldab. Kung matatandaan nyo, sino nga po ba ang pumupunta rito sa Conchas? Sino nga po ba talaga ang madalas makita sa Conchas Tagaytay? Di po ba? Para lang po sa kaalaman ng lahat, ha? Para lang po sa dumadaan sa channel natin. Di po ba walang iba kundi si Main Polkerson? Totoo naman po, mga Kaldab, marami pong nagko-komento sa atin, kaya nga po in-update natin to. Kita nyo naman po, walang tanong si Ogie Alcacid na ikaiinis at ikakainsulto nga po ni Alden Richards. Ang ibig kong sabihin, iba po ang sinasabi ng mga taong hindi naman po alam ang simula, di po ba? Kaya nga po ako, 101%, kita nyo naman, updated na updated tayo. Depende na lang po ito sa mga taong bulag at bingi sa katotohanan. Ako, kung ano lang yung latest, mga Kaldab, dun lang tayo eh. Di po ba? Sa mga mangyayari at magaganap ngayon, patungkol po kila Mengay at Tisoy, yan po yung ating inaantabayanan. Marami kasing komento, maraming nagsasabi, pero sabi ko nga po, medyo mahirap po pag wala tayong nilalabas na resibo, wala tayong ebidensya, di po ba? Although naglalabas po sila ng mga komento, normal lang po yun, mga Kaldab. Sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na magtataka po kayo, magugulat. Dito, mga Kaldab, sa naging pahayag nga po ni Ogie Diaz at Alden Richards, wala na pong issue na ibabato pa si Ogie para kay Alden, di po ba? Hindi niya na susundan pa kung ano man po yung mga binabato ni Christopher Min. Ito po yung kagandahan, mga Kaldab, base po sa mga nakukuha nating impormasyon na medyo hindi na nga po mas maingay pa kagaya ng dati. Parang tatahimik nga po daw muna ngayon si Ogie Diaz sa issue po kay Mengay. Siguro ito marahil, mga Kaldab, ang isa na rin sa rason na wag na siyang makisawsaw sa mga binabato ni Christopher Min, di po ba? Yan naman po yung maganda, yan naman po yung isa sa gusto po nating mangyari. Yung tipong, kumbaga, maitigil na, di po ba? Alam naman po natin kung ano yung relasyon nila Mengay at Tisoy, di po ba? Para lang po sa kaalaman ng lahat, ngayon ang kalaban na lang po natin dito si Christopher Min. Siya na lang po sigurado ang magpupush kay Mr. Spotted at maninira po kay Mengay, di po ba? Para lang po sa kaalaman ng lahat, para lang po sa klaro. Kasi yung mga ganitong usapin talaga naman pong alam na alam po natin, di po ba? Kaya nga po gigil na gigil ngayon si Ibyang, si Christopher Min. Hindi ko lang alam kung ano po yung mga taktika na gagawin niya. Kumbaga, although may bali-balita na po tayo, pero wag po natin masyadong madaliin, mga Kaldab. Sabi ko nga po sa inyo, hihintayin ko kung ano yung ibabanat nila. Aantayin natin kung ano yung ipararamdam nila. Di po ba? Si Mengay ngayon, walang update, walang ganap. So, alam na po natin kung sino nga po talaga yung totoong magkasama. Di po ba? Issue na naman yan, Mr. Destiny. Ang ibig mong sabihin, ang real life couple ang magkasama ngayon. Totoo naman po, mga Kaldab, eh. Di po ba? Kahit hindi nila sabihin, kahit ano po yung gawin nila, wala eh. Alden at Mengay pa rin. Kasi kung titignan nyo, mga Kaldab, sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, wala po dong makikitang post, walang ganap, di po ba? Tapos kung ano-ano yung sasabihin ni Ibyang kapag ka nagkaroon ng mga interview, sino nga po ba yung paniniwalaan ninyo? Sino nga po ba yung masasabi ninyong, kumbaga, nagsasabi ng totoo at nagsasabi ng fake news? Di po ba? Yung taong tahimik o yung mga taong kuda ng kuda? Para lang mapatunayan nga po na si Mengay at si Mr. Spotted, tignan na lang po natin yung kasalan po yung pinupush nila ngayon, kaya hindi tayo masyado makagalaw, hindi ako makapag masyado maki, kumbaga, alam nyo na makisawsaw sa kanila.
inahayaan ko lang. Yan po yung binabato nila kasi July na nga po daw, mga ka-Aldab, marami ng komento, marami na nagsasabi ng ganito, marami na nagsasabi ng ganyan, di po ba? Ang sa akin lang, mga ka-Aldab, sabi ko nga po sa inyo, kung ano lang yung latest, kung ano lang yung trending, yan lang naman po yung ibabato natin eh. Di po, para lang po sa kaalaman ng lahat, para lang po sa mga bumibisita, di po ba? Ito naman po yung pinakamaganda at talagang 101%. Depende pa rin po ito sa inyo, depende pa rin po kung ano yung sa tingin po ninyo. Di po, ang sa akin lang po, kung ano yung trending, ano yung latest, yan lang po yung ipapaliwanag natin. Kaya nga po ako ngayon nag-iimbestiga, nagtatanong-tanong, di po ba, kung ano nga po ba ang mga kaganapan, etc., etc. At sa Itbulaga, wala naman po tayong pakialam dyan, mga ka-Aldab, di po ba, yung mga bayaran, nalugi, ang importante lang naman po sa atin si Mengay at si Alden eh. Marami po kasi nagsasabi na nakakalungkot nga po raw yung mga sinasabi ni Christie Permin patungkol sa Itbulaga na bukas sa Makalawa, hindi daw sigurado na naandyan pa, hindi daw sigurado kung bukas sa Makalawa. Ang dami nilang ano, wala daw po nakakaalam. Ulti po daw yung mga host, nagtatanong-tanong kung i-airy pa po ba sila bukas o i-airy pa ba sila susunod na araw. Natatawa po ako, di po ba? Siyempre, mga kalda, binibigyan din nila ng update yan. Imposible naman po na walang alam yung mga host, di po ba, staff at crew. Di, malaking itong, hindi ko alam kung ano nga po yung pumapasok sa, ibig sabihin yan, tatanungin mo muna kung may pasok kayo o wala. Grabe, no, mga kalda. Hindi daw alam na mga host kung bukas may pasok pa sila sa Makalawa, may... Tignan nyo po, di po ba? Natatawa nga lang po ako pag magkokomento. Pero gaya na sinabi ko, opinion po nila yan eh. Update po nila yan eh. Kumbaga, update lang sa mga sinasabi ng mga netizen, sa mga binubulgar po nila. Sabi ko nga, kung ano lang yung mababalitaan natin, kung ano lang yung mga mababasa natin, mapapakinggan, eh yun lang naman po eh. Maliban na lang po sa mga issue, di po ba? Pag issue kay Alden at kay Mengay, siyempre dyan tayo papasok. Dyan tayo, kumbaga, babanat. Pero ngayon, mga ka-Aldab, chill lang tayo. Alam naman po natin kung sino nga po talaga yung kasama ni Richard Polkerson. Di po ba? Walang ganap si Mengay, walang ganap si Alden. So, alam nyo na. Di po ba? Hindi mo na kailangan pang ipaliwanag, hindi mo na kailangan pang isampal sa mga taong nagsasabi ng ganito, nagsasabi ng ganyan. Ang importante lang naman po, mga ka-Aldab, eh yung paniniwala po natin. Iyan naman po ang kagandahan kasi ang Aldab Nation talaga nagkakaisa. Di po ba? Tayo naman po, wala naman po tayong masamang tinapay na binabato po sa kanila. Sila lang naman po talaga yung laging agresibo. Sila lang naman po talaga yung laging naninira sa Aldab. Pag wala silang update, Aldab ang binabanatan po nila. Kasi kami po updated. Kami po maraming mga nakukuhang impormasyon na hindi po nila alam. Nasasabihin nila fake news, di po ba? Real talk yan, mga ka-Aldab. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mo kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.